Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw pong ito, tayo po ay magpupuri at aawit sa ating Panginoon dahil buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya tayo po ay may dahilan upang magdiwang at magalak sa Kanyang presensya. Awitan po natin ang ating Panginoon.
Let us continue in the attitude of worship. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Patuloy na itaas ang kanyang pangalan sa araw na ito. Patuloy po natin siyang bigyan ng parangal at awitan sapagkat siya'y dakila sa ating mga buhay. Hey,
Then sings my soul. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga Hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa laban sa iyo. Linisin niyo po kami at muling gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuhis ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa katugunan ng panalangin at dalangin ito. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, Amen. Kainin po natin na tinapay at inumin ang laman ng saro. Let us proceed in our giving. It was said in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." For God so loved us that He gave. And not only that, but He gave us His very best. It is God's very nature to give to His children. Not only this, but we can also see that the reason He gave was because He first loved. For God so loved the world that He gave. So the nature of God's giving is rooted in His unconditional love for us. Nais po tayong paalalahanan ng Diyos na ang pinaka-the best na pagbibigay ay nangyayari kapag ito ay dahil sa ating pag-ibig sa Kanya, gaya ng Kanyang ginawa para sa atin. Kaya marami sa atin ang nahihirapang magbigay ng the best para sa Diyos, hindi dahil kulang o wala tayong maibigay. Mga kapatid,
hindi pera ang wala sa iyo, kundi pag-ibig sa Diyos. Kasi naniniwala po ako na kung tunay nating mahal ang Diyos, magagawa nating ibigay ang pinakamainam na handog para sa Kanya ng walang panghihinayang at walang pag-aalinlangan. Kaya tayo po ay magbigay ng may pagmamahal sa ating mga puso sa Diyos na unang nagbigay ng pinakamainam para sa atin. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang mga ikapo at handog, maaari niyo pong ipadala sa mga accounts na makikita niyo sa inyong mga screens. God bless us all. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sa mga hindi po namin nakakasama sa on-site celebration because of distance o sa ano pamang kadahilanan, if you want to be fully blessed sa ating pagsambang ginagawa, you participate in all parts of the program. Huwag lang yung nakikinig ka lang ng Word of God at yun na yan. Huwag lang yung nakikinig ka lang ng Word of God at hanggang doon na lang. Participate in our communion, in our praise and worship to God, and participate even in our giving. Send your tithes and offering as part of your obligation bilang isang anak ng Diyos sa pagsusuporta natin sa gawain ng ating Panginoon. Sapat po ang spiritual nourishment po natin sa simbahang ito para lahat po ay lumago sa paglilingkod kay Kristo. Enjoy our online celebration. My topic today is entitled The Transforming Love of Jesus. The Transforming Love of Jesus. Ang nakapagbabagong pag-ibig ng ating Panginoon. Nais ko pong basahin po sa inyo ang aklat ng Lucas. Itong sabi, dumaong sila sa lupain ng mga Herisano, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking tagaroon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay kundi sa mga kwebang libingan ito namamalagi. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki. Nagpatirap at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganon ang sinabi nito sapagkat idutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masasamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang paat kamay, pinaglalagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na puok. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Pulutong, sagot niya. Sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Nagmamakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari.
Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot, isinaraysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Herisano na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Aklat ng Lucas, Kabanatang 8, Talatang 26 hanggang 39. Sabi mo nga sa katabi mo, importante ka sa Diyos. Sabi mo ulit sa kanya, importante ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon. Sobra kang mahalaga sa ating Panginoon. Bawat isa, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang pagkatao mo, background mo, status mo, kahit ano pa ang kalagayan mo, pinanggalingan mo at nakaraan mo, you are very precious to God. Napakahalaga mo sa ating Panginoon. Niyaya ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Tawid tayo sa kabilang ibayo. Ano yung purpose? Bakit siya nagyaya? Meron bang malaking krusadang gaganapin doon? Madaming tao ba nag-aantay doon? Ano yung importanteng gagawin niya doon? Marahil ito ang mga tanong na naglalaro sa isip ng mga disipulo. Bakit tayo tatawid sa kabiling ibayo? Ano meron doon? Sumuong pa sila sa panganib ng malalaking alon, malaking unos sa gitna ng laot. Nalagay sila sa sitwasyon na maaari magpalubog ng bangka nila. Pero nagpatuloy sila. Hindi na postpone o nakansila ang mission trip nila na tumawid sa kabilang ibayo ng lawa. Indeed, the mission trip of Jesus was very urgent and very important. Sino kaya ang mga taong nag-aantay doon? Sino kaya ang mga personalidad na kakatagpuin ng Panginoon doon sa kabila? May mga celebrity kaya? May mga mayayamang kaya doon na nag-aantay sa kanya? May mga kilala kaya sa lipunan o laksang tao ba ang sasadyain niya? Nagulat ang mga disipulo. They just found out what is inside the heart of Jesus. Nakita nila ang puso at pagmamahal ng kanilang pinuno. Nagsakripisyong pumunta sa lupain ng mga Herisano para lang inkwentruhin ang isang tao. Para lang katagpuin ang isang taong sa tingin ng iba ay basura, wala ng silbi at wala ng kwenta. Ang sadya ng Panginoon ay ayusin at buuin ang buhay ng isang taong baliw at wala sa kanyang matinong pag-iisip. Kung ang taong yun ay binigyan ng atensyon at pagpapahalaga ng Panginoon, kapatid, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Kung si Lord ay sobrang naging interesado sa taong masahol pa sa patay na aso, ikaw pa kaya, kapatid, ang hindi asikasuhin ng Panginoon? Dito pa lang sa kwentong ito, makikita na natin at mababasa na natin ang laman ng puso ng Panginoong Diyos. Every soul is important. Every soul is important. My topic today is entitled The Transforming Love of the Lord. Ang nakapagbabagong pag-ibig ng Panginoon. Saan ba tayo dadalhin ito? Saan ba tayo dadalhin ng transforming love ng Panginoon? Anong may dudulot nito sa atin? Anong epekto ng transforming love ni Lord sa atin? Ang ating mga pagbabago at magagandang patotoo ay epekto lang ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Nag-iiba ang kwento ng buhay kapag naengkwentro mo ang nakapagbabagong pag-ibig ng Panginoon.
iba, kapatid, may kurot, may bisa, may kakaibang pwersa, may nangyayaring kakaiba. Kapag ang personal na paghipo niya ay tumama at naramdaman mo. Ano ba ang kwento at kalagayan ng mamang ito bago niya naengkwentro ang Panginoon? Before the man encountered Jesus, anong sabi ng Bible? Anong description ng Bible tungkol sa kanya? Bago niya naengkwentro ang Panginoon. Una, he was naked. Sabi ng Bible, siya ay hubad. Alam mo ba kapatid na bago natin nakilala ang Panginoon ay mga hubad din tayo? Kilala ka, bistado ka ng mundo, bistado ka ng kapitbahay mo, bistado ka ng mga tao sa paligid mo, kilala ka, hubad tayo. You are also naked sa mata ng demonyo at ng mata ng mundo. Lantad ka, kilala ka, walang pwedeng itago. Alam ang sikreto at pagkatao mo at pagkatao ko. Nakabilad tayo sa kasalanan bago tayo natagpuan. That man was naked before he encountered Jesus. Ganun din tayo kapatid, bago natin na-encounter ang Panginoon, we were also naked. Hubad tayo sa mata ng mundo. Kahit sa mata ng demonyo, kilalang kilala tayo sa mga kasalanan at sikreto ng buhay po natin. Pangalawa, he lived in tombs. Siya'y nabubuhay sa libingan. Hindi ba galing din tayo doon mga kapatid? Nang hindi pa natin na-encounter ang Panginoon, nabubuhay din tayo sa dating buhay na walang kabuhay-buhay. Nabubuhay tayo sa libingan, patay ang pag-asa, patay ang relasyon, patay ang liwanag, madilim ang lahat. Walang silbi ang buhay, walang direksyon, walang katuturan ang buhay. Nasa libingan tayo, patay lahat. Ano ba ang description ng Bible? He was naked, he lived in tombs, and he was demon-possessed. Inaalihan ng mga demonyo. Mga kaibigan, mga kapatid, nang wala pa tayo kay Lord, pinuputakti tayo lagi ng samusaring mga demonyo. Nilapastangan ng demonyo ang buhay natin. Maraming kwento ng buhay natin ang paglalapastangan sa atin, ng kaaway. Samusaring paglalapastangan ng demonyo sa buhay po natin. Sinirang buhay natin. Minsan, ang demonyo lumalabas sa bibig, pumapasok sa isip, nakikita ng mata, kinikimkim ng puso, puro kademonyohan. Kaya nga kung nagsasign of the cross tayo, isang malaki at tatlong maliit na cross, yung sinasabi natin, yung pinapangurus natin. Kung napangurus kita, may saro na dako na pangurus, ng tulo na saray na pangurus. Cross sa isip, cross sa hiwa, nang sa puso. Kaya gusto ta magralayas ang mga demonyo sa isip ta, sa hiwa ta, nang sa puso ta. Ang kaso, pakapangurus, baralik na naman ang demonyo sa buhay ta. Ano pang sabi ng Bible? Description ng mama. He was chained hand and foot. Nakakadena. Ganun din tayo kapatid. Bago natin na-encounter ang Panginoon, nakakadena din tayo. Nakagapos din tayo. Nakakadena, may higot kita. We were enchained. Nakagapos tayo sa galit. Sa puot. Nakagapos tayo sa mga hinanakit natin, sa ating kapwa. Bihag tayo ng lungkot, nakakadena tayo sa sakit, sa hirap, sa utang, sa bisyo, sa hindi pagpapatawad, sa kadiliman, gapos tayo ng kadiliman, gapos tayo ng kasalanan. Nakakadena tayo sa anikala ng kaaway, marami pang iba. Nakagapos din tayo, kapatid. And that man was kept under guard. Maraming bantay, kaya lang kahit binabantayan, wala rin magawa ang bantay. Di ba? Ganun din tayo kapatid, kahit ano gawin sa atin noon, wara man mahimo si mama mo, nang si papa mo. Maski anong kababantay sa imo, magaling kang umis ka po. The more na inpupugulan ka, diri ka nagpapapugol. The more na inbabawalan ka, diri ka nababawalan, naipsot ka mang gihapon. Diri ka napupugulan sa kaduratan, sa kadudulag, para lang maghimo ng kasalan. May lang kung ano isurudan, ginbabantayan, pati tao ginbabantayan. Another thing, he was useless. Yan ang deception ng Bible sa mama. He was useless. E nung wala patay sa ating Panginoon, anong ginahatag na sa pamilya ta, naghahatag ita problema, kulog nin ulo, bayadan sa kompromiso, kagupatan nin buot, kamunduan sa pamilya. It was all nonsense. It was all useless. Ang buhay din natin useless din eh. Nang bago natin ma-encuentro ang ating Panginoon, useless ang ating buhay.
Marami tayong ginagawang kapalpakan ng mga bagay na nakapagpapahirap ng kalooban, hindi lamang ng Panginoon Diyos, kundi paghihirap ng kalooban ng ating mahal sa buhay, ng ating mga magulang, ng mga tao na kapaligid na concern sa atin. We are doing things that are not right. Another thing, he was hurting himself. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, ganun din tayo. Nakikita natin ang picture ng mamangyon sa buhay natin. Bago natin na-encuentro ang Panginoon, we were all hurting. We were all hurting. We were all broken. Actually, yung ginagawa nating pagsuway at kasalanan, yun ang lalong nagdudurog sa atin. Yun ang lalong nagpapahirap sa buhay po natin. Yun ang lalong nagwawasak sa buhay po natin. Pero the good news is that that man encountered Jesus. What happened when that man encountered the Lord? Ano yung picture na dinescribe ng Bible ng maengkwentro ng mamangyon ng Panginoon? Sabi ng Bible, he was fully clothed. He was fully clothed. When he encountered Jesus, pagkatapos siyang maengkwentro ng Panginoon, nakita siya, nakasama ang Panginoon, he was fully clothed, binihisan ng Panginoon. Alam mo kapatid, bibihisan ka ni Lord. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong identity. Ibang tao na ang makikita sa buhay mo. Ibang-iba na. Sasabihin ng mga kapitbahay mo, ng mga kaklase mo, mga kaopisina mo, ikaw na ba yan? They will just be amazed. Nagugulat sila, bakit? The Lord will change your identity. The Lord will change your image. Bibihisa ka ng Panginoon. Hindi ka na yung dating ikaw. Dating ikaw na reklamador, dating ikaw na malandi, dating ikaw na uto-uto, dating ikaw na basagulero, palaway. The Lord will change your image. Bibihisan ka ng Panginoon. The garment of salvation, the garment of righteousness. Another thing, sabi ng Bible, he returned home. He returned home. Siya ay bumalik na sa kanyang tahanan. Alam mo kapatid, i-re-redirect ng Panginoon ang buhay mo. When you encounter Jesus, the Lord will redirect your life. Ang buhay mo will be back in order. Hindi naligaw kung saan-saan. Kaya kung sino-sino sinasamahan, kung saan-saan lugar ang pinupuntahan, pero iba na ngayon. Hindi ka na yung taong ligaw. May direksyon ang iyong buhay. Makabuluhan ang iyong ginagawa sa buhay. Bibigyan ka na ng Panginoon ng tamang direksyon, maliwanag ng direksyon sa iyong daan. Hindi ka na stowaway child. May aayusin sa buhay mo. May reconciliation. You will return home kasi tuturuan kang magpakumbaba, humingi ng tawad, at tuturuan ka ding magpatawad. Naalala niyo ba yung alibugang anak nang lumaya sa bahay nila? When he returned home, siya ay nakaisip bumalik, humingi ng tawad, nagpakumbaba, at binigyan ng bagong pagkakataon ng ating Panginoon. Ano pang description ng Bible? Demons came out. Nagsilayas ang demonyo sa katawan ng mamangyon. Alam mo kapatid, demons really came out. Papayapang buhay, gagaan, lalaya ka sa kagapusan ng kaaway. At sabi ng Bible, now in his right mind, nagkakaroon ng tamang pananaw, tumitinong pag-iisip. The Lord will give us direction, tamang pananaw at tamang galaw sa buhay. Magkakaroon tayo ng maayos na pamumuhay dahil may mga prinsipyo at mga utos ng salita ng Diyos ang ating gagawin sa buhay. And he was set free, sabi ng Bible. Tayo'y palalayain ng Panginoon. Anumang pagkabihag, pagkabihag sa bisyo, pagkabihag sa anumang sumpa, unforgiveness, pagkabihag sa galit, pagkabihag sa mga sama ng loob, pagkabihag sa mga kahirapan at gawa ng kaaway, we will be set free by the Lord. Palalayaan tayo ng Panginoon. Ano pang description ng Bible? He testified of what God has done. Siya ay nagpatutuo ng pagbabagong ginawa ng Panginoon. Kapatid, tayo din po ay magpapatutuo. Look what the Lord has done. Nasabihin natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, yung kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Look what the Lord has done. Sabihin natin, ikwento natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin, binabago tayo. And he became useful, sabi ng Bible. He became useful. You will become useful. You will become a blessing. Magkakaroon ka ng pakinabang sa pamilya mo, pakinabang
sa church, pakinabang sa kingdom ng Panginoon, pakinabang sa iyong komunidad, you will become a blessing. Grabe ang nagagawa ng transforming love ng Panginoon sa buhay po natin. Ngayon, ang tanong, saan tayo dadalhin ang transforming love ng Panginoon? Saan tayo dadalhin ito? Una, it will bring us healing. It will bring healing in our body, healing in our mind, healing in our emotion, healing in our image. The transforming love of Jesus brings healing. Gagaan ang pakiramdam, matututo tayong magpatawad, lalawak ang pangunawa, hahabang pasensya, sasay ang buhay, magliliwanag ang isipan, lilinaw ang direksyon, mabubuhay ang pag-asa, babalik ang sigla, papanatag ang isip, kakalmang pakiramdam, bubuti ang katawan, magiging maayos ang buhay. Salamat sa Panginoon. The transforming love of Jesus brings healing. Pangalawa, it will bring us home. Hindi ka na feeling alibugha, lagalag at may sariling mundo. Hindi ka na ligaw o nangangapa sa kadiliman. Nangangapa sa acceptance ng mundo, acceptance ng barkada mo, acceptance sa mga wrong people sa buhay mo. No way. You will return home. Matututo kang magpakumbaba, hihingi ng tawa, tatanggap ng pagkakamali, magbabalik loob muli. May reconciliation. Redirection happens. You will bring light to your home. You will bring testimony back home. Your first witness will be your family. Yung pagbabago nangyari sa buhay mo. Sumunod tayo sa ating Panginoon. It will bring you back home. Pangatlo, it will bring us to God's house. It will bring us to God's house. Sabi ng kanta, ang makilala ka paglingkuran, laman ng puso ko, salamat po Diyos, ako'y inibig mo. It will bring us to the house of God. The transforming love of Jesus will basically bring us to His house. Nung maenkwentro mo ang Panginoon, you were born into second family. Your first family is your home, your physical family. It will last for 70 to 80 years or 90 years. But your second family is your spiritual family, your church. Your church family, it will last to eternity. Kaya nang makilala natin ating Panginoon, natagpad mo rin ang sarili mo sa tahanan ng Panginoon, into the house of God. Nagsasama-sama tayo sa ating celebration, sa ating online celebration, sa ating on-site celebration, sa ating cell group, sa ating fellowship together. Pinagtipon-tipon tayo ng Panginoon bilang pamilya niya. Nagtitipon-tipon tayo tuwing Linggo sa ating panambahan, our online and on-site celebration. You love to attend the cell group every weekday. And you love to attend our church celebration on Sunday. Be it in on-site celebration or online celebration. It will bring us home. It will bring us to His house. Pang-apat, it will bring us to harvest. Sabi ng Bible, ipinamalita ng lalaki ang ginawa sa kanya ng Panginoon. At maraming naniwala at sumampalataya. Alam mo ba na dapat nagkikwento ka? Kailangan ibida mo ang Panginoon sa iba. Testify God's goodness to you. Upang ang mga taong di pa nakakilala sa ating Panginoon ay manalig at magtiwala din sa ating Panginoong Diyos. Testify God's goodness. It will bring us to the harvest na ikaw ay nag-aakay, nag-i-invite. Mag-invite ka sa ating on-site celebration. Mag-invite ka ng iyong kaibigan sa ating online celebration. Let them join with you sa ating online celebration. At turuan mo silang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Turuan mo silang maglingkod kay Lord. Invite them to your cell group. At saan tayo dadalhin ng transforming love ng ating Panginoon? It will bring us to holiness. Pagbabalik loob at pagbabago. Hayaan mong makita ng mundo at masaksihan nila yung bagong ikaw, hindi na yung dati, hindi na yung lumang buhay. Ibang-iba na, hindi na kagaya ng dati. Hindi na yung dating nagtatampisaw sa kasalanan. Hindi na yung dating palipat-lipat ang relasyon, kundi diretso na ang relasyon mo sa ating Panginoon. Hindi yung dating lasinggo, hindi na yung dating basagulero, hindi na yung dating ligaw. Alam mo, natotoo ka nang nagbago. There is already a strong conviction in you. You know that you belong to God and you don't belong to the devil. You belong to God, you are His. You are called
and you are set apart by the Lord. Anong sabi ng 1 Peter 2 verse 9 and 10? You are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. At pang-anim, ang transforming love ng Panginoon will bring us to heaven. Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa online celebration, hindi lang sa on-site celebration, hindi lang sa salub ka dadalhin ng pagmamahal ng Panginoon, but it will bring you to heaven. Dadalhin ka ng nakapagbabagong pag-ibig ng Diyos hanggang langit. Sabi ng Panginoon, that where I am, there ye may be also. The love of God will bring us not only to the church, but to heaven. Sana po napagpala kayo sa araw na ito sa mensaheng inyong napakinggan at natanggap. Magsitayo tayo, tas ang mga kamay at kayo nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. God bless you.